Ladies and gentlemen, people of Manila, Bacoor, Cavite, Philippines, this is it. This is your main event of the evening. TKO strikes as official. Ringside and ABC Sports present your main event of the evening. 12 rounds of boxing for the vacant WBO Intercontinental Minimumweight Championship. This bout is sanctioned by the World Boxing Organization. Supervising the bout at ringside is Mr. Leon Panoncillo, the WBO Asia Pacific Vice President. Ladies and gentlemen, Leon Panoncillo. If the fight goes the distance, we're going to the scorecards of our judges. And they are Antonio Comia, Virgilio Garcia, and Rudy Perez. The man in charge of this bout, international referee Bruce McTavish. And it's time to meet our fighters for this evening. First, the fighter to my right, fighting out of the blue corner. He's wearing the white trunks with a blue trim. He weighed in at 104 pounds. His ring record, 40 wins, 8 losses in 1 draw, with 23 of his wins coming by way of knockout. He's ranked number 8 by the WBO Asia Pacific region. Fighting out of Chiang Mai, Thailand, ladies and gentlemen, please welcome Samransak Singmanassak. His opponent across the ring, fighting out of the red corner and wearing the red trunks. He weighed in at the minimum weight level of 105 pounds. His record, 23 wins, 12 defeats with 3 draws. He's ranked number 8 in the world by the World Boxing Organization. Fighting out of the enormous stable, ladies and gentlemen, please welcome Benjie Sorolla. Benjie Sorolla, ladies and gentlemen. Once again, let's follow the man in charge of this bout, Bruce McTavish. 12 rounds of boxing for your main event. Kaibigan, ito po ang ating hinihintay na laman, Benjie Sorolla versus Samransak Singmanassak of Thailand. Pinamadi po namin kayo ng isang maaksyong pananood, mga kaibigan, mula po dito sa Castillo Coliseum, Molino, Bacoor City. Nagbabalik po ang Ginebra San Miguel's ringside at international na bakbakan po ito. Molly Moro, kasama po si Benjie Santiago. Ang nasa loob na naman si Benjie Sorolla. At ito pong si Samransak Singmanassak para po sa WBO Intercontinental Championship. Mas na nakita natin, ano, tape, ano, halos talagang parehong-pareho lang. The reach, the height, almost the same para rito sa ating dalawang boksingero. Si Tokayo, syempre, nung pumapasok ito rito, talagang hiyawan yung mga tao rito. This is like Philippines versus Thailand para dito sa labanan na ito. Sa pula, sa puti, Benjie Sorolla po, mga kaibigan, 23 wins, 12 losses, 3 draw, 5 knockout, samantalang si Singmanassak, 40 wins, 8 losses, 1 draw, 23 knockouts. Gaya nga na sinasabi ko kanina, Hawaiiano pa. In Hawaii pa, itong trainer, itong si Samransak. Singmanassak, pero tignan nga natin, ha, yung mga Hawaii. It's not the trainer, but it's the fighter. Yan ang pinapanood ng mga tao. Minimum weight po ito, mga kaibigan, 105 pounds, but 12 rounds of boxing po ito para po sa bakanting WBO Intercontinental Championship. Ito po si Benjie Sorolla po, ranked number 8 sa WBO minimum weight. At ito naman po si Singmanassak ay number 8 din po. Doon po naman sa Asia Pacific Division ng WBO. Ganun ang nakikita. Pero yung nakikita ko, yung mga mata nito si Benjie Sorolla, mga kahinits business, kung pwede nyo tapusin na mas maaga to. Bukuha lamang siya ng Cebu. Ang problema kasi nito na-scout ba nilang mabuti? Itong kalaban, si Samransak Singmanassak, di ba? Ano ba estilo nito? Pasok dito, tinubulong sa akin yung referee Bruce McTavish. Kanyang balita, deadly itong boxer nito na si Singmanassak. Siguro kung tumatansya pa rin lamang, ito si Benjie Sorolla, ganun din ang ginagawa. Itong si Samransak, ano? Bruce McTavish nga, nabanggit mo ang ating third man on the ring, international referee Bruce McTavish. Nasa round 1 pa lamang tayo, scheduled 12 rounder. Alam mo, bihirang pumupunta dito, dumadayo mga size, no, dito sa ating bansa. Oh, ito, very good
fighter ito po si Singmanassak. One thing, maaasahan niya sa mga Pilipino fans, nakakaintindi ng boxing yung mga fans dito. Oh, naman. And they can appreciate, they can appreciate a good hit, a good duck, ika nga. Nakukuha pang umitin. Ito si Saransak, ano, pagkatapos magkaroon ng connection, ito si Benjie Sorolla, para sinasabi niya, okay, okay, that was a good shot. Hintayin mo naman yung good shot na gagawin ko mamaya-maya. Respetado talaga yung mga Pilipino ng mga boksingero. Talagang pagka pinakausap ko sa Thailand, eh, talagang Philippines, boxing, very good. Yes, no. Aminado. Alright, natapos po ang ating first round, mga kaibigan. A very appreciative crowd on hand para po dito sa laban na ito, para po sa bakanting tao ni Bio, Intercontinental Championship. Sa pagina po ni Benjie Sorolla at Saransak Singmanassak ng Thailand. 12 rounds of boxing. Anong masasabi mo sa fill out round na yun, partner? Oo, alam mo. Ito ka, kumbaga, kumukuha rin eh, ng energy. Ito si Benjie Sorolla, siyempre, sa kanyang mga kababayan rito, pero ayaw niya mag-take ng rest. Tinitingnan niya eh, dinidiscountahan niya mabuti rather. Anong classic fighter? Itong si Saransak Singmanassak. Ito ba yung nagpapainit din? Muna, bago talagang lumaban ang gusto, kung maging agresibo, o ito bang counter punch ba ito sa labanan na ito? Dapat bang si Benjie ang maging agresibo rito? Mga ganong klase. Kaya ka, nagkaroon tayo ng feel out round. Yes. Tiyo-tiyo yan. Magkakaroon na rin ng observation yung kanila mga corner man. Tsaka kung paano didiscount it. Yeah, mo, well, 23 years old. Ito pong si Saransak Singmanassak. 24 years old naman. Ito po si Benjie Sorolla. Oh, yung kaliwa ni Sorolla rin. Napatras si Saransak. Katawan muna, bago ulo. Wala dito kay Benjie Sorolla. Pero parang wala nangyari. Hindi mo kay Saransak. Dibignan lamang niya yun. Pero ito, maganda yung mga jabs, ha? Mga may lakas. Dating ng mga jabs nito si Sorolla. Dapat talaga, ganun muna ang gawin niya rito. Mm-hmm. Stinging jabs from Sorolla. Right left straight to the face of Saransak Singmanassak. And what a connection by Benjie Sorolla to win the WBO Intercontinental Championship, mga kaibigan. Saransak Singmanassak, pero talaga hindi niya kaya. Left and right combination ang umabot sa kanya ron. Wasn't ready for it. And nothing but niya. Suntok ng Pinoy. And really, mga kaibigan, mga kay Benjie Sorolla, he just took the first step to greatness doon sa kanyang second round knockout. Dito kay Saransak Singmanassak, mga kaibigan, na definitely this knife fighter, eh hindi po po siya ganito. Ang huling lamang po niya, he won by a knockout dyan po sa Chiang Mai, Thailand. Ito lamang pong July 28. So talaga pong, ika nga po, eh, patak na patak po itong fighter na to. Nagulat lamang siya sa binitawang kombinasyon nitong si Benjie Sorolla, and he fell flat on his back. Sabi, dating alam mga tao, tahimik. Tingnan ka ba sa atin, ang bilis ng kombinasyon ni Sorolla. Ito si Saransak. Wala na nagawa ron. Lumatag. Hindi na nakabangon. Pinipilit niyang bumangon. Pero talaga umiikot ang mundo niya doon sa suntok na inabot. Ladies and gentlemen, we have the official time at 1 minute and 1 second of the second round. Referee Bruce Fetish reaches the count of 10. And so we have a winner by knockout and the new WBO Intercontinental Minimumweight Champion, Benjie Sorolla. Benjie Sorolla, ladies and gentlemen. Dito po ngayon, PCSL Director Strike Cavilla, Cap Commissioner Amel Bautista, and Ms. Hilda Dangan to present the belt and trophy together with Leon Panancilio, the WBO Asia Pacific Vice President. Once again, your brand new WBO Intercontinental Minimumweight Champion, Benjie Sorolla.
ano, mga kaibigan. So ito po si Benjie Sorolla, masayang masaya sa kanyang malaking panalo laban po dito kay Samransak Singmanassak. At umaapaw talaga ang ligaya dito kay para dito kay Benjie Sorolla. Itong karir nito ay may pagka-roller coaster lang itong mga nakaraang buwan para kay Benjie Sorolla. But this time, totally narigin niya kagad ano, yung stature no, bilang world champion dito. At ito ka doon, yung uppercut back here, ano? Classic, classic na kombinasyon yun. Right upper, left cross. Iyan ang ginawa niya rito kay Samransak Singmanassak. Lasap na lasap, lapong yung kombinasyon na ginawa ni Benjie Sorolla. At hindi na makabangon, pinipilit man niya. Pero siguro mas safe pa talaga sa kanya na stay na lang siya doon sa canvas. Huwag niya nang pilitin. At yan ang tuwa-tuwa, kababayan natin si Benjie Sorolla, ang kanyang pagkakampiyon dito sa labanan na ito. Abbreviated fight scheduled for 12, round 1 pa lamang. Ayaw po mga kaibigan. So, dyan lang po kayo mga kaibigan. Wala pong bibitaw. At kikilalanin pa natin ang husto para po sa inyong kapakanan. Ating bagong kampiyon na si Benjie Sorolla. Well, lagi po namin sinasabi mga kaibigan sa inyo po, ng mga nanonood din sa inyong mga tahanan, kapag ho nanonood kayo ng boxing, walang kukurap, ika nga, lalo-lalo na po. Kapag kampiyonato na pinag-uusapan, tulad po nitong ating katatapos mo naman po na laban, maaga po tinuldukan ni Benjie Sorolla, kababayan po natin, ang laban na to upang mapanalunan po ang vacant WBO Intercontinental Championship at pinabagsak po niya ito pong si Saranak, si Siramansak ng Thailand. Oo, ibang klase nakita natin, ano? Basta yung sitokayo. Nakita natin ang first round, parang feel out round lamang, pero ngingiti-ngiti pa yung Thai. Nung tamahan niya na solid, pero ng round 2, nawala na yung ngiti, nawala na rin sa eksena. Itong pinabagsak ni Benjie Sorolla. Kaya siguro, Benjie, tatanungin lang muna kita, ano? Ito ba, na-scout niyo ba ito? Meron ba kayong alam tungkol dito sa nakalaban mo? Hindi po, wala po eh. Kasi walang tip kami na nakuha, walang nahiram. Kaya medyo na, kaya na gano'n na lang, dahil sa taas lang ng ring. Kita na namin sa ring na ano, kung anong style yan. Kaya pinag-aralan ko muna ng first round. Balikan natin dito, partner, ano? Itong mga huling sandali ng laban na ito. Ayan po si Benjie Sorolla. Habang ito, i-annotate mo nga ito, Benjie, na mapakaramdam mo nangyayari na yan. Kaya kombinasyon ako eh. Back. O, ayun. Classic na classic yun, mga kaibigan. Nakita mo naman, ha? Yung setup ng upper, tapos biglang kumulenta yung kaliwa, yung left hook mo. Ayun, at yun, bumagsak na itong si Samransak. So, ayan, mga kaibigan. So, nakita po ninyo, akala pa natin, alam mo, hindi ka pa kakagad nakatakbo sa neutral corner. Nagalit sa'yo si Referee Bruce McTavish eh. Nabuwasan, pumigil sa nang bilang dahil hindi ka, wala ka sa neutral corner, naglulugdag ka na. O, ayan po. Siya, medyo yun, natakusan ka na yan. Sobrang saya na, ha? Sigurado ka na nun, bagsak na. Ang gandang tao eh. Pero nakita ko kanina, habang nakaharap ka doon sa TIE Fighter, talaga salabong yung kilay mo eh. Talagang seryosong-seryoso ka eh. Talaga ina-expect mo ba dapat bubagsak siya? Opo, kasi medyo na sama yung mga labang ko nung una eh. Kasi alam na yung... Kaya medyo sabi ko, kailangan magandang panalo ko. Yun, medyo... Salamat na ko sa Panginoon na binigyan niya ako ng lakas. Nakuha ko ng second round. Benjie, tanong ko lang dito kay katokayo mo na si Benjie. No? Alam mo, sinabi mo na nga, parang hindi maganda yung nangyayari sa karir mo nitong mga nakaraan. Ano? Ito talaga mo, pinagandaan mo to. At ngayon ba, ano mang pakaramdam mo dito? Patalagang padiretso ka na pataas after this fight? Opo. Talagang ano yung ano talaga po to eh. Last chance mo na lang po to eh. Kaya medyo inanuha ko na lang. Kaya wala na ang choice. Matanda na ako eh. Anyway, para naman kay Director Strike Revilla. Sir, itong, alam nyo, yung kung Pilipino, madalas kasi dumadayo yan sa Thailand eh. Yeah. At karaniwan, ika nga, pag lumalaban sila doon, parang isang story, ang nagiging balita sa atin dito. Alam naman natin doon, yung ibang klase doon sa Thailand, pag lumaba ka doon, kailangan in-knockout mo yung kalaban mo talaga. At hindi naman, pero dito sa pagkakataong ito, ito magiging trend, sa nakikita nyo ba, magiging trend ito. Marami pa tayong imbitahan ng mga Thai fighters, kung hindi naman galing sa Thailand, para pumunta dito upang labanan yung mga Filipino champions. Tingin ko, ito pagkakataon natin eh. No? Lalo ito mo si Benjie, na napakita niya kung gaano kalakas ang Pilipino. At tingin ko naman eh, siyempre kung meron man
hindi eh. Maliwanag. Kita natin na talagang kayang-kaya natin sila. Tingin ko eh, ito eh, I'm very proud of Benjie, no? At kaya-kaya pa nito yun. Maraming pang, medyo imiinda na daw siya, pero meron pa itong pag-asa. Pauli mo, man. Maakit yung kung ano man na puntahan ng ating ibang mga fighters. Siguro nga, mapapansin lang natin dito kung sinasabi mo, tumatanda ka lang. Ay, hindi mo naman katapusan dyan. Nagsisimula ka pa nga lang eh. Ito ngayon ang tanong, ano ang susunod? Ano ang plano para kay Benjie Sorolla? Plano na lang ng boss ko. Kung anong nanon niya sa akin. Gusto ako mag... Talagang ngayon sa iyo, ako na lang mabuti. Meron bang nakikita yung boss mo na susunod na kalaban para sa'yo? Wala pa po pinag-iisipan pa nila eh. Kung sinong masunod na laban. Alam mo, kanina pagigil-nagigil din si Benjie Sorolla dito, batiin kung sino mga gusto niyang pasalamatan dito. Ay, sige na. Wala po na po pasalamat ako sa Panginoon. Malawa sa bumuo ng ABC5, tsaka kapatid ko, Kuya Willie, tsaka si Kuya Ruming. Tsaka yung nag-sponsor sa akin, si Oscar Pina, tsaka si Nataso, Machumoto. Tsaka sa Inordi family na rin po, tsaka sa mga fans ko. Maraming salamat sa suporta na sa akin. Huwag so, mo kalimutan yung Philippine Charity Sweepstakes Office, PCS. Sa PCS. Kung sana po mga kaibigan na ibigan po rin nyo, itong aming paghahandog na ito. Again, meron po tayong bagong kampiyon dito sa WBO, Intercontinental Championship, sa katauhan naman po ni Benjie Sorolla. At ito, sa behalf of ABC5 at ang Philippine Charity Sweepstakes Office. O, may dagdag ka pa. Pasalamat po ako kay Sreik. Kung di sa kanya, hindi na ako makabalik dito rin. Alright, so yun po. Alasahan po natin. Siguro, sir, baka yung susunod na laban na ano, kaya mas magpadala pa tayo na mas mabigat pa dito. Okay. Alright, so yun lang, mga kaibigan. Sana po, naibigan ninyo itong aming paghahandog. Manatili po nakatutok dito po sa Ginebra sa Miguel's Ringside pagkat gilawin po mga boksingero mga Pilipino. Ang Pilipino sa Pilipino nakikita nyo dito, this time, Pilipino po pinatumba ang isang Thai upang manalo ng isang international championship. Salamat po sa inyo lahat, mga kaibigan. Una, bago talagang lumaban ang gusto ko po, maging agresibo o ito bang counter punch ba ito sa labanan na ito, dapat bang si Benjie ang maging agresibo rito. Mga ganong klase. Kaya ka, nagkaroon tayo ng feel out round. Yes. Tiyo tiyan. Magkakaroon na rin ng observation ng kanila mga corner man. Tsaka kung paano didiscard eh. Yeah, po. Well, 23 years old. Ito po si Samransak. Singmanassak. 24 years old naman. Ito po si Benjie Sorolla. Oh, yung kaluha ni Sorolla rin. Napatras si Samransak. Atawan muna bago ulo. Wala dito kay Benjie Sorolla. Pero parang wala nangyari. Hindi mo kay Samransak. Tibignan lamang ngayon. Pero ito, ito yung mga jabs, ha? Mga may lakas. Dating ng mga jabs nito si Sorolla. Dapat talaga, ganun muna ang gawin niya rito eh. Stinging. Jabs from Sorolla. Right left, straight to the face of Samransak. Singmanassak. Another connection by Benjie Sorolla to win it. The WBO Intercontinental Championship, mga kaibigan. Ni Samransak, Singmanassak. Pero talaga, hindi niya kaya. Left and right combination ang umabot sa kanya ron. Wasn't ready for it. Eh, nakik ba niya? Suntok ng Pinoy. And really, hindi na siya bumabot. Benjie Sorolla, he just took the first step to greatness doon sa kanyang second round at knockout. Dito kay Samransak, Singmanassak, mga kaibigan na definitely this knife fighter. Eh, hindi po po siya over ito. Ang huling lamang po niya, he won by a knockout dyan po sa Chiang Mai, Thailand. Dito lamang pong July 28. So talaga pong, ika nga po, patak na patak po itong fighter na to. Nagulat lamang siya sa binitawang kombinasyon. Itong si Benjie Sorolla, and he fell flat on his back. Ano yung dating nga ng mga tao, tahimik na tahimik. Tingnan ko ba sa atin, ang bilis ng kombinasyon ni Sorolla. Ito si Samransak.
Wala na nagawa ro, lumatag, hindi na nakabangon, pinipilit niyang bumangon, pero talaga umiikot ang mundo niya doon sa suntok na inabot. Ladies and gentlemen, we have the official time at 1:01 of the second round. Referee Bruce Fetish reaches the count of 10, and so we have a winner by knockout and the new WBO Intercontinental Minimumweight Champion, Benjie Sorolla. Benjie Sorolla, ladies and gentlemen. Andito po ngayon, PCSL Director Strike Navilla, Cap Commissioner Angel Bautista, and Ms. Hilda Dangan to present the belt and trophy together with Leon Panancilio, the WBO Asia Pacific Vice President. Once again, your brand new WBO Intercontinental Minimumweight Champion, Benjie Sorolla. So ito po si Benjie Sorolla, masayang masaya sa kanyang malaking panalo laban po dito kay Samransak Singmanassak. At umaapaw talaga ang ligaya dito kay para dito kay Benjie Sorolla. Itong karir nito ay may pagka-roller coaster lang itong mga nakaraang buwan para kay Benjie Sorolla. But this time, totally narigin niya kagad yung stature bilang world champion dito. At ito ka doon, yung uppercut, Tucker, ano? Classic, doon, eh. Classic na kombinasyon yun. Right upper, left cross. Yan ang ginawa niya rito kay Samransak Singmanassak. Lasap na lasap, lapong yung kombinasyon na yun na ginawa ni Benjie Sorolla. At hindi na makabangon. Pinipilit man niya. Pero siguro mas safe pa talaga sa kanya na stay na lang siya doon sa canvas. Huwag niya nang pilitin. At yan ang tuwa-tuwa, kababayan natin si Benjie Sorolla, ang kanyang pagkakampiyon dito sa labanan na ito. Abbreviated fight scheduled for 12, round 1 pa lamang. Na-decision na na. Ayaw po mga kaibigan. So, dyan lang po kayo mga kaibigan. Wala pong bibitaw at kikilalanin pa natin ang husto para po sa inyong kapakanan. Ang ating bagong kampiyon na si Benjie Sorolla. Well, lagi po namin sinasabi mga kaibigan sa inyo po ng mga nanonood din sa inyo mga tahanan, kapag po nanonood kayo ng boxing, walang kukurap, ika nga, lalong-lalo na po kapag kampiyonato na pinag-uusapan tulad po nitong ating katatapos mo naman po na laban, maaga po tinuldukan ni Benjie Sorolla, kababayan po natin ang laban na to upang mapanalunan po ang vacant WBO Intercontinental Championship at pinabagsak po niya ito pong si Saranak, si Siramansak ng Thailand. Oo, ibang klase nakita natin, basta yung si Tokayo. Nakita natin ang first round, parang feel out round lamang, pero ngingiti-ngiti pa yung time. Nung tama niya na solid, pero ng round 2, nawala na yung ngiti, nawala na rin sa eksena. Itong pinabagsak ni Benjie Sorolla, kaya siguro, Benjie, tatanungin lang muna kita, Ito ba, na-scout niya ba ito? Meron rito, talagang hiyawan niya mga tao rito. This is like Philippines versus Thailand para dito sa labanan na ito. Sa pula sa puti, Benjie Sorolla po mga kaibigan. 23 wins, 12 losses, 3 draw, 5 knockout. Samantala si Singmanassak, 40 wins, 8 losses, 1 draw, 23 knockouts. Kaya nga sinasabi ko kanina, Hawaiano pa. In Hawaii pa itong trainer, itong si Samransak. Singmanassak, pero tingnan nga natin, yung mga Hawaii, it's not the trainer, but it's the fighter. Yan ang pinapanood ng mga tao. Minimum weight ng mga kaibigan, 105 pounds, but 12 rounds of boxing weight, para po sa bakanting WBO Intercontinental Championship. Ito po si Benjie Sorolla po, ranked number 8 sa WBO minimum weight. At ito naman po si Singmanassak. Ay number 8 din po, doon po naman sa Asia Pacific Division ng WBO. Ganun ang nakikita. Pero yung nakikita ko, yung mga mata nito si Benjie Sorolla, mga kahit business, kung pwede nyo tapusin na mas maaga to. Kung bukuha lamang siya ng Cebu.
Ang problema kasi nito eh, na-scout ba nilang mabuti itong kalaban si Saransak Singmanassak, di ba? Ano ba estilo nito? Dito, tinugulong sa akin ni referee Bruce McDavis eh, kanyang balita eh, deadly itong boxer nito na si Singmanassak. Siguro kung tumatan siya pa rin lamang, ito si Benjie Sorolla, ganun din ang ginagawa itong si Saransak, ano? Bruce McTavish nga, napanggit mo ang ating third man on the ring, international referee Bruce McTavish. Nasa round 1 pa lamang tayo, scheduled 12 rounder. Alam mo, bihibihirang pumupunta dito, dumadayo mga thighs no, dito sa ating bansa. Very keen fighter ito po si Singmanassak. One thing, maaasahan niya sa mga Filipino fans, nakakaipitin ng boxing yung mga fans dito. Oh, naman. And they can appreciate, they can appreciate a good hit, a good duck, ika nga. Nakukuha pang umitin. Ito si Saransak, ano, pagkatapos magkaroon ng connection, ito si Benjie Sorolla. Parang sinasabi niya, okay, okay. That was a good shot. Hintayin mo naman yung good shot na gagawin ko mamaya-maya. Respetado talaga yung mga Pilipino ng mga boksingero. Talagang pagka pinakausap ka sa Thailand, eh, talagang Philippines, boxing, very good. Yes. Aminado. Alright, natapos po ang ating first round, mga kaibigan. A very appreciative crowd on hand para po dito sa laban na ito, para po sa makanting damo di Bio, Intercontinental Championship. Sa pagkita po ni Benjie Sorolla at Saransak Singmanassak ng Thailand. 12 rounds of boxing. Anong masasabi mo sa fill out round na yun, partner? Oo, alam mo, ito ka, kapag ay kumukuha rin ng energy. Ito si Benjie Sorolla, siyempre, sa kanya mga kababayan rito, pero ayaw niya mag-take ng rest. Tinitignan niya, dinidiscapean niya mabuti, rather. Anong classic fighter? Itong si Saransak Singmanassak. Ito ba yung nagpapainit? Ladies and gentlemen, people of Manila, Pangulo, Cavite, Philippines, this is it. This is your main event of the evening. TKO strikes as official. Ringside and ABC Sports, but that's your main event of the evening. 12 rounds of boxing for the vacant WBO Intercontinental Minimumweight Championship. This bout is sanctioned by the World Boxing Organization. Supervising the bout at ringside is Mr. Leon Panuncilio, the WBO Asia Pacific Vice President. Ladies and gentlemen, Leon Panuncilio. If the fight goes the distance, we're going to the scorecards of our judges. And they are Antonio Comia, Virgilio Garcia, and Rudy Perez. The man in charge of this bout, international referee Bruce McTavish. And it's time to meet our fighters for this evening. First, the fighter to my right, fighting out of the blue corner, he's wearing the white trunks with a blue trim. He weighed in at 104 pounds. His ring record, 14 wins, 8 losses in 1 draw, with 23 of his wins coming by way of knockout. He's ranked number 8 by the WBO Asia Pacific region. Fighting out of Chiang Mai, Thailand, ladies and gentlemen, please welcome Samransak Singmanassak. His opponent across the ring, fighting out of the red corner and wearing the red trunks. He weighed in at the minimum weight level of 105 pounds. His record, 23 wins, 12 defeats with 3 draws. He's ranked number 8 in the world by the World Boxing Organization. Fighting out of the enormous table, ladies and gentlemen, please welcome Benjie Sorolla. Once again, follow the man in charge of this bout, Bruce McTavish. 12 rounds of boxing for your main event. Kaibigan, ito po ang ating hinihintay na laban, Benjie Sorolla versus Saransak Singmanassak of Thailand. Pinamati po namin ng isang maaksyon pananood, mga kaibigan, mula po dito sa Castillo Coliseum, Molino, Bacoor City. Nagbabalik po
ang Hinebra San Miguel's ringside at international na bakbakan po ito. Molly Moro kasama po si Benjie Santiago, ang nasa loob na naman si Benjie Sorolla at ito pong si Samransak Singmanassak para po sa WBO Intercontinental Championship. So now, kita natin, ano, tape, ano, halos talagang parehong-pareho lang. The reach, the height, almost the same para rito sa ating dalawang boksingero. Si Tokayo, syempre, nung pumapasok. Ano ba kayong alam tungkol dito sa nakalaban mo? Hindi po, wala po eh. Kasi walang tape kami na nakuha, walang nahiram. Kaya medyo na, kaya na gano'n na lang, dahil sa taas lang ng ring. Kita na namin siya rin na, ano, kung anong style yan. Kaya pinag-aralan ko muna nung first round. Balikan natin dito, partner, ano? itong mga huling sandali ng laban na ito. Ayan po si Benjie Sorolla. Habang ito, i-annotate mo nga ito, Benjie, ano mapakaramdam mo nangyayari na yan? Kombinasyon ako eh. Back! Oh, ayun. Classic na classic yun, mga kaibigan. Nakita mo naman, ha? Yung setup ng upper, tapos biglang kumulenta yung kaliwa, yung left hook mo. Ayun, at yun, bumagsak na itong si Samransak. So, ayan, mga kaibigan. So, nakita po ninyo, akala pa natin, alam mo, hindi ka pa kakagad nakatakbo sa neutral corner. Nagalit sa'yo si Referee Bruce McTavish eh. Nabawasan, humigil sa nang bilang dahil hindi ka, wala ka sa neutral corner. Lulugdag ka na. O, ayan po. So, yan, medyo yan, natakbo ka na yan. Sobrang saya na, ha? Sigurado ka na nun, bagsak na. Ang gandang tao eh. Pero nakita ko kanina, habang nakaharap ka doon sa TIE Fighter, talagang salabong yung kilay mo eh. Talagang seryosong-seryoso ka eh. Talaga ina-expect mo ba dapat bubagsak siya? Opo, kasi medyo nasama yung mga labang ko nung una eh. Kasi alam na yung... Kaya medyo sabi ko, kailangan magandang panalo ko. Yun, medyo salamat na ako sa Panginoon na nigyan niya ako ng lakas. Nakuha ko ng second round. Benji, tanong ko lang dito kay katokayo mo na si Benji. No? Alam mo, sinabi mo na nga, parang hindi maganda yung nangyayari sa karir mo nitong mga nakaraang buwan. Ano? Ito talaga mo, pinagandaan mo to. At ngayon ba ano mang pakiramdam mo dito? Talagang padiretso ka na pataas after po. This fight? Opo. Talagang ano yung gano'n talaga po ito. Last chance mo na lang po ito eh. Kaya medyo inanuha ko na lang. Kaya wala nang choice. Tumatanda na ako eh. Hello, para naman kay Director Strike Revilla. Sir, itong... Alam niyo yung Pilipino, madalas kasi dumadayo yan sa Thailand eh. Yeah. At karaniwan, ika nga, pag lumalaban sila, naman ay sub story ang nagiging balita sa atin dito. Alam naman natin doon, yung ibang klase doon sa Thailand, pag lumaba ka doon, kailangan in-knockout mo yung kalaban mo talaga. At hindi naman. Pero dito sa pagkakataong ito, ito magiging trend, sa nakikita niyo ba, magiging trend ito. Marami pa tayong imbitahan ng mga Thai fighters, kung hindi naman galing sa Thailand, para pumunta dito upang labanan yung mga Filipino champions. Tingin ko ito pagkakataon natin eh, no? Lalo tito mo si Benji. Na napakita niya kung gaano kalakas ang Pilipino. At tingin ko naman eh, siyempre kung meron man hindi eh. Baliwanag. Kita natin na talagang kayang-kaya natin sila. Tingin ko eh, ito eh, I'm very proud of Benji. No? At kayang-kaya pa nito yun. Maraming pang, medyo imiidad na daw siya. Pero meron pa itong pag-asa. Paoli mo. Eh. Maakit yung kung ano man na puntahan ng ating ibang mga fighters. Siguro nga, mapapansin lang natin dito kung sinasabi mo, tumatanda ka lang. Ay, hindi naman katapusan dyan, nagsisisi.